Ibang song pala yun. Psycho pala tayo. I really love the melody of the song. Anyway, so dahil nga ayun, nakanta ko na yung na-hum pala, hindi nakanta. Hindi ko kasi alam yung lyrics niya. Yung bagong song ng Red Velvet, yung kanilang latest song na Psycho. I really love the song. Really different from the other K-pop songs na naririnig ko sa mga K-pop girl group. Iba yung style na to. And I really love their looks. Then yung napanood ko yung music video, so wow, I love them. Pagdating sa K-pop, Icon lang talaga yung pinapanood ko. Kasi Icon lang talaga yung love ko. Pero I was watching different videos in YouTube. Tapos, napunta sa recommended videos yung nagsasalita si Wendy ng Red Velvet ng English. Ewan ko, natutuwa lang kasi ako na naririnig ko nag-i-English yung mga Koreans. Natuwa ako kay Wendy, kasi ang talino pala niya, na-awardan siya ng scholarship ni Obama. Yun yung napanood kong video sa kanya. So, I tried watching their video. Of course, ang una ko pinanood yung latest video nila, yung Psycho, and I was, nakuha ko, girl. Sabi ko, gosh, ang ganda ng music video, tsaka ang ganda ng song, and I really love their makeup looks. They're simple, pero may, It's the first time that I felt that for a K-pop girl group. Wala lang, Icon lang talaga yung gusto ko, pero nung napanood ko nga yung Red Velvet Psycho, sabi ko, ay, ang cool pala nila. Ang cool pala ng Red Velvet. And I love their music. Tapos natuwa nga ako sa makeup looks nila. Ang ganda lang lahat ng makeup looks nila doon. Pero mas pumukaw ng damdamin ko dahil mahilig ako sa glitters, yung makeup ni Irene dun sa pinakaunang look niya. Yung meron siyang feathers na white. Disclaimer lang, ang gagayahin ko lang dito, yung makeup look niya, hindi yung buong look. Kasi unang-una sa lahat, blue yung hair ko, black yung hair niya. Wala ako ng white na feather na headband. Isa pa, hindi ko siya kamukha. Pero alam niyo kung anong pagkakapareho namin? Pareho kaming Irene ang pangalan. Yes! Sa mga hindi nakakaalam, pangalan ko Bing Castro, pero nickname ko lang yung Bing. Ang real name ko is Irene Victoria Castro. Yes, Irene Victoria. Diba, pang Donya yung pangalan ko. Hindi ko ginawang gayahin siya dahil siya si Irene at Irene din ako. To be honest with you guys, ang bias ko sa Red... May bias na ako agad. Ang bias ko sa Red Velvet, si Joy. Pangalawa lang si Irene, pero si Joy talaga. Ewan ko, there's something about Joy. I really love her. Ang cute niya, pero ang hot niya. So, ayun nga guys, i-recreate natin yung makeup look ni Irene. Kung gusto yung malaman kung paano ko ginawa itong makeup inspired by Irene sa kanilang music video na Psycho, then please keep on watching. Okay, so unang-una naglagay ako ng contact lens and flare lenses nila. Graded yan kasi nga malabo na yung eyes ko. So graded contact lens na yung mas gusto ko ngayon. Nakalimutan ko yung exact name ng lenses, pero isa lang naman yung grade dun sa flare lenses sa EO. So check nyo na lang. And then next, I'm just going to spray my face using this Esfolio NutriSnail Daily Soothing Mist, you know, just to prep my skin. And since si Irene ng Red Velvet ay sobrang puti niya, di ba? Grabe. So since maputi nga siyang sobra, gagamit tayo ng tone-up cream para mas ma-brighten up pa yung face ko. So, I'm just using this LVKCS Ready Set Glow White Toner Cream. Korean brand din yan. I got this from an online shop and it's one of my favorite toner creams ever. Wala na naman ako sa focus. Hello. I'm here. Yeah. Can you see me glowing? That's how I feel. On a daily basis, tone-up cream lang lagi ginagamit ko. Ayan, nakita nyo, diba? Mas nag-brighten na yung skin ko. Pag good condition yung skin ko, I really stay away from foundation. Pero since flawless si Irene, gagamit tayo ng foundation para mag-smooth na naman yung dating ng skin ko at para ma-even out yung skin tone ko. So, what I'm going to use is this cushion. I really don't know how to pronounce this. Titignan ko sa Hangul. Mayroon siyang Hangul characters. Mas naintindihan ko nung sa Hangul ko binasa. Yes, guys, nakakaintindi ko. Kasi pinag-aralan ko yun dahil sa Icon. So, Troiareuke. Kala ko si Troiareuke. So, ayan. Troiareuke Cushion and I'm the shade 23. So, I got this from my carrier shop. Kung interesado kayo, lalagay ko yung link sa baba. So, ayan lang itsura niya. Alam mo, goals ko talaga yung skin ni Irene. Sana hindi ko lang siya sa pangalan kapareho. Sana makaging kapareho ko lang siya sa skin. Na-even out niya talaga yung skin tone nitong cushion na to. Meron siyang concealing power. Ah, diba? Nakita niyo na agad yung difference dito sa kabilang side ng face ko. It's so awesome. Alam niyo, isa pang maganda sa mga cushion, yung mga applicator na ganito. Ang ganda, nakaka-smoothen out siya talaga ng dating. Ayun o, na-even out niya na. Na-conceal nga ng konti yung dark circles ko, diba? Alam ko, maputi siyang tignan ngayon, pero promise, mamaya, mas ma-even at ma-neutralize yan later. Okay, guys? So, please, just trust me. Huwag kayo magalit sa akin. So, even though maganda ang coverage ni Troiareuke Cushion, nakikita pa rin, di ba, ibang blemishes ko. So, I'm just going to conceal some of the imperfections on my face using one of my favorite concealers ever. And this is the L'Oreal Infallible na full wear. Pero ingat lang kayo sa paggamit nito kasi medyo full coverage siya talaga. You got me feeling like a psycho. So, konti dyan.
dito sa sides. And here. And konti dito sa nose kasi meron pinisil ko ilong ko kanina. So, medyo namula siya doon. And din dito lang sa sides ng face kasi I have discolorations on the sides of my face and then yung blemishes ko lang dito. And of course, sa dark circles ko. Kahit na merong concealing power, si Troiareuke Cushion. I'm still going to conceal the under eyes. Medyo marami din pala. Ang dami imperfections kasi ni Bing Castro. Pasensya na, I'm not perfect. Shut up. Alam niyo pag nanonood ako yung sa mga Korean, they rarely use yung mga beauty sponge. Yung mga triangular ginagamit na yung triangular sponge. Pero yung mga beauty sponge, parang hindi masyado. More on brush sila. Yung mga flat brush talaga ng mga ganito, mga foundation brush. Yung mga Korean talagang, alam mo yun, nagpo-focus sila sa base makeup na kailangan flawless talaga. So, una ganyan ginagawa nila. Ini-spread nila ng foundation brush or ng concealer brush. Tapos, yung iba naman nakita kong ginagamit nila pang blend, yung na yung sponge ng cushion. So, ganun yung gagawin ko ngayon. And then, taking my cushion applicator again, yung sponge. Okay, so next, para mas ma-neutralize nga yung base makeup natin, iset ko siya ng yellow toned na powder. So, I'm using this Benay Banana Powder. Pero guys, medyo dark to pag nasobrahan kayo, kaya very light lang. So, ang gagawin ko, imimix ko tong banana powder sa aking SkinPotions na glow dust powder. Gagamitin ko yung glow dust kasi meron siyang illuminating effect. And since diba glassing mga Korean, that's why I'm using this powder. Naglagay na ako ng konti dito ng banana powder. So, ayan, setting the foundation. Inaas ko lang yung camera guys kasi putol pa lang na ako. And then pagdating sa eyes, very light lang ako sa eye area mag-set. Kasi ayoko magmukhang dry. Parang very light lang na powder, even sa other parts ng face ko. So recently, meron akong napanood na video. Nagpa-makeup siya sa isang celebrity Korean, baliktad. Nagpa-makeup siya sa isang Korean celebrity makeup artist. And tinanong niya, bakit daw ba gusto lagi ng mga Koreans yung straight brows? Sabi niya, pagka yung straight yung shape ng brows mo, mas nagbumukha ka daw batang tingnan. Pero pag nasobrahan naman daw na straight yung brows, minsan daw parang medyo masculine na yung dating. So ngayon daw, mas nauuso na daw sa Koreans, yung sundin na lang yung natural shape ng kilay. So, nung tinignan ko nga yung makeup ni Irene, diba, hindi na siya nga ganun kasi parang finalo na lang talaga yung natural shape ng kilay niya. So, that's what I'm going to do as well. Para sa soft brows na yan, paborito kong ginagamit yung L'Oreal Brow Artist Design, ano ba to? Brow Design, Designer Pro. Designer Pro na L'Oreal. Filling the brows first, following the natural shape of my brows. So, as you can see, I'm just filling in my brows. Ganyan-ganyan lang. Ayan. Pero para magkaroon siya ng konting definition, lalo na sa tail part, just ko yung mga aso kong ingay. Shh, quiet! I'm just going to use my Benefit Precisely, my brow pencil. Manipis lang siya, diba? So, i-define ko lang yung tail part. And then, I'm just going to blend that using the spoolie. Ganyan-ganyan lang. And that's it. O, diba? Hindi siya ganun kapak, pero malinis siyang tignan. Natural looking pa rin siya, pero malinis siyang tignan. Love it. So, ang ginamit niyang shade ng brows, parang pansin ko, either brown or medium brown. Basta medyo may pagka-warm yung brown niya. Ako, ang ginamit ko, yung dark brown. So, meron siyang tone ng gray ng konti, kasi nga, since natural nga yung ini-aim natin. So, of course, ibabagay ko siya dun sa natural brows ko, tsaka sa natural hair color ka talaga. Pero kung gusto niyo gayahin yung brow color ni Irene, of course, go ahead and do so. Gamit nyo yung mga medium brown shades basta yung medyo warm yung dating ng pagka-brown niya. Alrighty, now that we're done with the brows, sa eyes na tayo. So, ayun kung mapapansin nyo, isang shade lang ang gamit niyang eyeshadow. Parang warm brown eyeshadow nga yung ginamit niya. Uunahin kong gamitin tong Ultimatte eyeshadow ng Ever Bilena at ang shade na gagamitin ko ay ito. So, tignan natin kung okay ba tong shade na to. Just apply that all over your lids. Parang perfect na agad tong shade na to. Ay, oo nga. Ito na talaga. So, just apply that on your lids first. So, hindi ako singkit na katulad ni Irene. So, of course, mag-iiba yung dating niya. Pero parang medyo in-extend dito. Kasi ganun usually ginagawa ng mga Koreans. Ini-extend nila yung eyeshadow dito. Tapos kinoconnect sa ilalim. Pero mamaya na ilalim. Kaconcentrate ko lang din yung kulay dun sa malapit sa aking lash line. So, biniblend ko pa yung edges. Para hindi siya masyadong kalat.
And then we're going to apply the same shade on the lower lash line. So to apply the eyeshadow on the lower lash line, I'm using this pencil brush or pointed brush na ganyan. Tapos usually nga, ayun, ini-extend nila yung eyeshadow sa taas para magiging connected siya dun sa taas. Kung mapapansin niyo sa makeup ni Irene, very subtle lang yung highlighter niya sa inner corners niya. Gagamit ako ng cream highlighter today to, you know, highlight the inner corners of my eyes. So I'm going to use the SkinPotions Glam Pocket, and this is the palette The Bomb. The Bomb. Ito yung itsura nung cheek color. Yan yung gagamitin ko mamaya sa aking cheeks. Pero gagamitin ko yung highlighter niya. Ayan. Cream highlighter. Just apply that on your inner corners. Ang ganda, di ba? Ganda ng effect. Subtle, pero ang laki ng difference na nagagawa talaga ng highlighter sa inner corners. Okay, eto na guys. Eto na yung magde-define ng makeup ni Irene. Doon na tayo sa glitters. Di ba madali lang? Isang kulay ng eyeshadow, highlight inner corners, very subtly, konti lang. And then, sa glitters tayo babawi, ganon. It's a good thing that I have this glitter liquid shadow na to. This is available in my carry shop. And no, hindi ko to ginawa para lang mag-promote. It's just so happened na ito yung meron ako at meron ako nito na perfect sa makeup look ni Irene. With me, Signal Metal Prism Glitter Liquid Eyeshadow, mahal. Basta glitter liquid eyeshadow siya. And this is in the shade Mannish Brown. Parang gold siya yung dating niya. Oh, goodness gracious, guys. Ginawa ko na tong look na to sa pamangkin ko. Pinag-practicean ko siya and na-achieve. Ito muna ilalagay ko. Tapos bago siya mag-set ng tuluyan, maglalagay ako ng gold glitter pa sa ibabaw niya. And what I'll be using for the glitters ay galing dito sa DeLanci eyeshadow palette na to. So dito lang tayo. Since medyo malaki yung applicator nito, kukuha lang tayo dito sa likod ng aking hands. Tapos gagamit ako ng applicator para hindi siya yung masyadong kalat pag nilagay mo sa eyes mo, mako-control mo. So, dun sa makeup niya, Irene, parang mas focus siya dun sa taas. So, dun natin ilagay. Parang ang pinatong lang talaga yung glitters. Alam niyo yun? Yung glitters niya kasi parang nasa gitna lang eh. So, hindi siya all the way na ganun. So, parang iiwan niyo yung outer thirds siya ka inner thirds na walang glitters. Mga hanggang dito. Ganyan. Tapos habang hindi pa yan nagsaset, lagay nyo na yung glitters para mas kumapit siya. Ayan, patong nyo lang basically dun sa ibabaw nung liquid glitter shadow nyo. Oh, diba? Irene, I love you na. Be sure na yung pag-apply sa glitters, pack-pack yan, pinapat nyo. Hindi yung sinaswipe kasi sasama lang yung glitters. Irene, pasado na ba sa'yo ang gawa ni Irene Victoria? Parang may corona yung mata ko, girl. Tapos, nakalagay din siya sa lower lash line. Katapat niya. So, gagawin ko lang siya sa aking lower lash line. Mag-squint ako para makita ko siyang ganun. Mag-bulge yung sa ilalim para alam ko kung saan ko ilalagay yung glitter. And then, kaagad-agad lagay niyo na yung glitters. Ang ganda. Hoy! Alright guys, so as you can see, tapos na tong kaliwang mata ko. Tinapos ko na siya. Ganyan lang siya kasimple. Hindi ko alam kung gumamit siya ng individual lashes or naka-lash extension siya, pero parang mascara lang. Pero dahil may sparse area sa lashes ko, gumamit ako ng individual lashes. This is the Nippon Perfectionino Blink Starter Pack yung pangalan niya. Meron siya iba-ibang size, depende sa gusto mo. Pero syempre, bago tayo maglagay ng false eyelashes, dun muna tayo sa pinakamadugong parte at yun ay ang paglalagay ng liquid eyeliner. Guys! Diyos ko! Sana mapantay ko siya na ganyan kasi parang may flare na ganun yung line. Very, very thin ng line. As you can see, parang ang pagta-tight line lang eh. Very close sa lash line yung line. At manipis lang siya talaga. Tapos, pak, may pag-ganun. Of course, I'm using my favorite meow liner na SkinPotions. I really love this eyeliner. So, parang nagda-draw lang kayo ng line doon sa pinaka-inner corner. Saka, kita niyo ba yung ginagawa ko? Ayan, ganyan lang. Parang susundan nyo lang yung lash line nyo. Yun yung pinakamagsisilbing guide nyo. And then from there, tutuloy-tuloy nyo na. Huwag kayong magmadali. Tapos pagdating nyo dito dun sa may pilik mata na, ipaha lang or pahiga nyo na yung eyeliner nyo. And very, very lightly line your eyes. Isang linya lang muna, guys. Ayan, nakikita nyo. Balikan nyo lang siya. I-straight nyo na yung line niya. Sa una, ite-trace nyo lang muna. Tapos, every now and then, i-check nyo kung pantay ba siya dun sa kabila. So, ayan, medyo kinapalan ko na siya. Unti-unti lang. And then, ngayon, gagawin na natin yung flick. Lalagyan ko muna ng guide.
Ngayon, i-coconnect na lang natin yan. Sana ang pantay ko siya, Lord. Okay, guys. After pag-iyak, charot. After hindi paghinga ng mga ilang segundo, ayan, na yung eyeliner natin, guys. Yung flick niya. Ang hirap niyang gawin. So, kung hindi siya pantay, bayaan nyo na. Mahirap, guys. Mas manipis yung kanya, pero ang hirap gawin nung sa akin na mas nipisan ko pa kasi nga magkaiba yung eye shape namin. Pag ninipisan ko, pangit yung dating niya pagka nakadilat ako ng ganyan. Hindi flick eh. Parang para lang siyang nadulas. Nadulas? Ano yun? So, I just curled my lashes and I'm going to apply mascara first. And I'm using this View Dip lang from my Carry Shop as well. This is called the Eye Catching Mascara Long and Curl. And gusto ko dito yung wand niya para lang siyang supply. See how it separates the lashes so well. Dito sa longer part ng lower lashes ko, yung suklay yung ginagamit ko. Tapos pagdating dito sa may inner part, yung kabilang side naman niya. Para kasing i-coat mo na lang siya. So, I'm taking my Nippon Starter Pack Lashes and dito muna tayo sa medium kasi yun yung ginamit ko. Gagawin ko kung saan ako may kulang dito. May magkukulang ako. Dito naman tayo sa short. Dito naman yun sa dulo. Tapos na! Ayan na guys, tapos na yung eyes ko. Na-contour ko na yung face ko, now it's time to do the blush. And for the blush, ang gagamitin ko yung SkinPotions na Glam Pocket ko. Ito pa rin yung The Bomb. I'll be using a synthetic brush for this since it's cream type. Actually, yung blush ni Irene, very subtle lang siya. Parang may konting color lang yung cheek. So, ganyan-ganyan lang. Dinadaan-daanan ko lang siya. Sa cheekbones, hindi sa apple. Medyo dito sa may bandang taas na part. And then, I'm going to take this angled brush from my Daddy Hopey. And yun ang pang-blend ko. Then, kung sa tingin mo kulang pa, slowly build up the color, wag yung sobrang dami agad ng ilalagay mo. Tapos, bukod sa blush niya na very subtle lang din yung highlighter niya, hindi yung sobrang kinang niya, since meron na nga kasi siyang pack na pack na glitter siguro. So, gagamitin ko ulit tong Glam Pocket na to, yung highlighter naman, yung ginamit natin sa inner corners kanina, yun yung gagamitin kong pang-highlight ng Fez La Kez. And then, I'm just going to use this small foundation brush sa pag-apply ng highlighter. And then, I'm just applying that on the highest points of my face. Pwede na ako magsalita. Kakanood ko kay Roxanne Barcelo. Kasi diba, grabe, nanonood ba kayo sa vlogs niya? Tuwa ko sa kanya. Lately, siya lagi pinapanood ko. Kahit subtle yung highlighter niya, Irene, pero glowing skin niya. Kasi nga, ang kinis-kinis niya. So, I'm going to try and recreate that by applying highlighter on my forehead. Well, lagi ko namang ginagawa to. Kasi ang ganda ng effect. Dito sa my chin area. Oh, di ba yung highlighter niya, natural glow lang? Yung parang, ang healthy naman ng skin mo, girl. What are you using? Ganon. Okay, guys. So, for the lip, sorry. Nakikita nyo may tint na siya, di ba? Kasi nag-try ako kung ano ba yung perfect. So, eto na. So, una muna itong Peach C. Peach C. Ang hirap manggitin ng Peach C. Peach C lipstick. And this is the shade Retro Peach. And ito yung itsura niya. Ayan, bongga. Di ba? Yan yung shade. Ito yung unang shade na gagamitin natin. And look, it's magnetic. So, ito muna ilalagay natin, okay? Kasi yung lippy ni Irene, peach. I'm so sorry kasi drying lips ko, pero anyway, medyo may pagka-ombre kasi yung lippy ni Irene. Medyo mas dark siya sa gitna. So, this is the Black Rouge Airfit Velvet Tint, and this is the shade A03. And that's it!
Okay, guys. So, this is the final makeup look. What can you say? So, basically, medyo peachy yung makeup niya. Lumipat na ako ng location para maganda na yung background pag umara-aura ako sa kanya ganyan. So yes, that's it for my Irene ng Red Velvet inspired makeup tutorial yung sa kanilang music video na Psycho. I really hope that you enjoyed watching this video and I hope that you like this look, the outcome. Hindi man ganong ganon, pero I tried my best to somehow recreate the look kasi I really love Irene's makeup look there. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana nga po may natutunan kayo at kung meron pa kayong questions regarding this makeup look na ginawa ko, pati dun sa mga products na ginamit ko, mag-comment lang kayo sa baba. And of course, please don't forget to subscribe here in YouTube channel if you haven't yet. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pagka meron tayong mga bagong videos. So yeah, thank you so much again for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Happy New Year! Bye! Mwah! This is my last makeup tutorial for this year. Awesome! Awesome year ender!